akong inimbitahan, Ate Beth, oo, na nagbabalik. Pakilala mo ko. Oo, mapakilala kita. First time ko, mami. Ang ating nakakasama, suking-suki, family medicine specialist, si Dr. Philip Tan. Good morning po. Welcome back sa Good Morning Po. Yan po si Ate Beth Santiago. Oo, ngayon lang sila nagkakilala. Pero yun, good to see you po again, Doc. Yeah, thank you for the invite. Yun. At dahil nandito ka, eh, marami kami mga katanungan eh, sure, tungkol sa gallstones. Ano po ba yung gallstones na yan, Doc? Now, normally, kailangan alam na muna natin kung ano yung gallbladder. Mm-hmm. Yung gallbladder, it looks like a pear shape. Mm-hmm. Situated yan sa underneath the liver. Mm-hmm. On the right upper quadrant, no? Below the ribs. Now, nakikreate lang ng gallstones kapag ang isang tao ay mahina uminom ng tubig. Ano po ba yung function ng gallbladder? Yeah. The function of the gallbladder is a storage ng panunaw. Ah. The liver produces the panunaw, which is known as the bile. Yes. Then kapag hindi tayo nag-breakfast, huh? the bile from the liver will run to the gallbladder. Now, whenever you eat at night time, mm-hmm, wala naman production ng liver, then the gallbladder works for you. Kaya observe nyo po, lahat na may gallstones, usually ang pain is during the night. Gabi or madaling araw. Totoo yan. Naalala ko nagka-gallstones ako eh. Ganun yun, ano? Gabi or madaling araw yung attack. Yun yung bang wala kang gamot, walang clinic, emergency the hospital lang. Of yes. Kaya yun po yung function ng gallbladder. It's a storage or reservoir, and at the same time, kinoconcentrate na yung bile. But if you need it during the night, siya pa yung maglalabas. Ay, kaya very important po ang work ng gallbladder. Ang gallbladder, paano yung, ano ngayon ang sistema niyan? So, yeah. Saan pupunta? Okay. Normally, kapag wala kang gallbladder, wala kang storage. Parang isang tindahan, walang bodega. Walang warehouse. The bile, it runs from the liver down straight to the duodenum na po. Wow. Diretso na po. Kaya may mga pasyente, may mga complaints pa rin after surgery. Okay. Number one complaint mo nila is every time kakain, magpupupo. Diretso na. Diretso, straight. Mm-hmm. Meron naman patient complain nila, hindi sila makapupo normally, constipated. Okay. Then another thing, kapag wala ka ng gallbladder, ito po yung mga times na wala kang abdo, pero buhay ka, hindi naman in danger na wala kang abdo. Abdo yun sa Tagalog? Yes, abdo. Okay. Hindi naman porque wala kang abdo, shorten yung life mo. Wala naman ganon. Yun, discomfort lang po kasi wala kang storage. Walang storage ng bile. Ng bile. Concentrated, yes, bile. Especially at night time. Kaya hindi namin ina-advise to eat a lot during the night. Kasi it could lead you to acute pancreatitis. Yes, yes. Or known as the bangungot. Yes, yes. Kaya dito, medyo lessen sa gabi, pero pwede ka kumain medyo maganda sa umaga. So going back po, kanina minemention yun bago kayo putulin kung ano ba yung gallbladder, ano bang function ng gallbladder. Yung causes ng gallstones. Yeah. Bakit nagkaka-gallstones sa katawan? Number one, ang causes ng gallbladder stones is more hereditary. Namamana. Kaya ang biro ko sa pasyente, sana ang pinamana sa atin lupa eh. Oo, bato. Hindi bato. O kaya yung mga mamahaling bato eh. Oh, yung Swarovski, diamonds. Kaya yun yung hereditary, namamana. Akala ko po dahil sa lifestyle sa mga kinakain. And that's the second thing. The lifestyle or the imbalanced diet. Like Filipino. We Filipino, we eat the imbalanced diet. Correct. Mm-hmm. Example, you eat a lot of vegetables, mm-hmm, then you lead to a gallbladder problem. Mm-hmm. If you eat a lot of pork or fats, you lead to another problem. Ganyan din ang mga seafoods. So kahit need to go for a balance. Kahit very healthy na vegetable, na yun lang kinakain mo, vegetarian ako eh. Oo, kambing ako eh. Hindi balance. Yes. Nagkakaroon pa rin ng problema. Yes, hindi balance. Kaya observe, bakit po ganun? Kung ma-observe nyo po, lagay natin Chinese. Okay. The real Chinese, ako kasi peke. the real Chinese, they eat about 8 kinds, di ba? Mm-hmm. Pakunti-kunti. And how about the Korean, the Japanese? 14. Mm-hmm. Eh tayo, isa lang pa ulit-ulit pa. Tatlong araw na minuto pa rin. Pangatlo. Kaya pa ulit-ulit po yun, it becomes a problem ng fatty liver, then it will lead to a gallstones.
problem of gallstone. Pero when you say balanced diet, per meal yun, hindi yeah, per day. Correct. So per meal, so you should have... May gulay, may isda, may karne, gano'n. Tapos yung karne mo, kasi pinag-aaralan sa school yan, di ba yung sinlaki daw ng posporo? Yes, one matchbox type, one adobo lang po yun. Oo, tayo kasi isang platitong adobo. So paano po na-form yung ano yung gallstone? Yeah, actually, nako-concentrate po yung bile. It's either the cholesterol or it could be the pigment stones. For Filipino people, more on mineral or mixed stones. Okay. Now, once na na-form po ito, namuupo ito sa loob, titigas po siya sa loob. Mm-hmm. And once tumigas na po siya doon, pwede siya magbara, mm-hmm. pwede siya mag-latch sa neck area, and it will cause you the pain na po. That's the symptom.